Hello and welcome mga men. Dragon Ball Shippuden Chapter 11 is on fire mga boy. Dito sa chapter 11, wala na sa ilusyon si Goku. So marami na tayo ditong makikitang ibang karakter, like Fourth Raikage, Lord Onoki at iba pa. Marami kasing naboboring last time, dahil palagi na nga lang Goku versus babaeng Goku. Wala nang ibang scene, like nakipaglaban si Goku sa ibang Kage, o di kaya napamangha ni Goku yung iba pang malalakas na ninja, at makalaban pa yung ibang Akatsuki member. Well anyway, bago nga natin umpisahan itong video, paki-like naman para mas kumalat pa nga at mag-subscribe ka na din para lagi kang updated sa mga bago nating upload na videos. And intro muna tayo mga men. Ayoken! Kagedan shin no jutsu! Tamaki desu! So konting flashback nga muna tayo sa chapter 10. Sa last chapter nga, natalo na ni Goku etong babaeng Goku. Pero yun nga, isang ilusyon nga lang ang lahat ng yon. Sa reality, nakatulog nga lang si Goku. At dahil nga sa mga nalaman ni Itachi about sa tunay na kakayahan netong si Goku, minabuti niyang hindi na lang dalhin etong si Goku. Umalis na lang nga lang sila ni Kisame. Ginamitan niya pa ng Black Flames etong si Naruto as a parting gift. Anyway, move na nga tayo dito sa chapter 11. Few weeks later nga mga men, makikita natin itong lugar na to. Ito ay isang bilangguan mga men. Nakulong nga dito si Goku. So mamaya malalaman natin kung bakit nga siya nakakulong. Anyway, dito nga habang nakatambay nga si Goku sa loob ng preso, binisita nga siya dito ni Obito. So kung napanood nyo nga yung iba pa nating review about dito, nagkaroon nga ng interest itong si Obito kay Goku mga men. Dito nga parang naging magkaibigan na nga si Goku at Obito. So hinintay pa lang talaga ni Goku etong si Obito kasi may nirequest nga siya dito. Sabi pa dito ni Obito na hinintay mo pa lang talaga na dalawin kita dahil lang pala doon. Ang tinutukoy nga dito ni Obito guys ay etong chocolate guys, dairy milk. Nakakalungkot guys dahil isang chocolate lang yan. Hindi sapat yan kay Goku. Alam naman si Goku guys, di ba? Well, dito nagtanong si Obito kay Goku kung ano nga yung sitwasyon. Dito nga sinabi ni Goku na wala ngang pagbabago since sa time ng pangyayari daw na to. So nung umalis nga si Itachi at Kisame, makikita natin dito na tulog pa din si Goku. Binabantayan siya ni Jiraiya. At gumising na nga siya mga men. May gusto nga itanong si Jiraiya sa kanya. Dito hinahanap pa ni Goku ang Akatsuki mga men. Nalilito siya sa mga nangyayari. Epekto nga to ng genjutsu ni Itachi. Nagulat nga din siya nang nakita niya na hindi punit-punit yung damit niya at hindi nga din na-damage ang paligid. Dito parang na-realize na ni Goku na na-under nga lang siya sa genjutsu. Dito mga men, nag-usap nga si Jiraiya at Goku. Sinabi nga dito ni Jiraiya na pinakialaman nga niya ang mga gamit ni Goku at nakita etong litrato niya sa kargamento ni Goku. Hinahanap nga kasi ni Goku si Jiraiya. Kasi baka nga ito yung makatulong sa kanya para makauwi nga siya sa mundo niya. Dito sa next panel, may naramdaman si Jiraiya. Hindi nga niya inaakala na darating nga ng maaga etong 5 Kages. So napaka-astig mga men. So ano ba yung mangyayari dito? Goku versus 5 Kage ba? Maganda sana guys pag nakalaban nga ni Goku etong 3 Kages. 3 Kages lang guys, exempted si Mei Terumi at Tsunade. Siyempre mga sexing bebot yan eh. Well, sa next panel nga, isinabi ni Gaara na parang lahat nga sila ay nandito na magkapareho nga lang ang rason. Sumigaw na dito si Fourth Raikage. Ano daw yung nangyari dito? Kalma lang, Master Raikage. Nakaharap lang naman namin ni Naruto ang Akatsuki, sabi ni Jiraiya. As if naman ay importante para sa akin yung labanan nyo sa Akatsuki. Sagot naman ni Fourth Raikage. Saan galing yung napakalakas na chakra kanina? Bakit hindi na namin ma-sense kung sino nga yung nagtataglay nun? Dagdag pa ni Fourth Raikage. Dito nga nakita ni Gaara si Naruto. Agad niya naman itong pinuntahan. Nagtanong si Gaara kay Jiraiya kung ano nga ba ang nangyari. Sinabi nga dito ni Jiraiya na tinamaan nga siya ng mysterious jutsu, which is yung Black Flames ni Itachi. Ibabalik nga niya muna si Naruto sa Konoha para nga mas maalagaan ito doon. Etong ulupong naman na Fourth Raikage ay napakasuplado. Maldito mga men. Nobody cares nga daw kay Naruto.
yung hinahanap niya talaga dito ay yung murderous chakra ni Goku. So talagang si Goku yung pinunta niya dito, mga men. Dito ay sinabi nga ni Goku na siya nga yung nagtataglay ng malakas na chakra na yon. Sinabi nga dito niya 4th Raikage na kung si Goku ngayon ay kailangan niya sumama sa kanya. Hindi naman payag dito si Lord Mizukage Meiterumi. Yung gusto nga kasi ni 4th Raikage ay gawing weapon na naman etong si Goku. At tanong pa ni Tsunade na bakit ba? Hindi ka pa ba kontento sa Eight Tails? At talagang gahaman nga etong si Raikage na to. Pero as if naman nasusunod si Goku sa kanya, diba? Well, sa next panel nga, hindi din payag si Tsunade. Kasi siya nga ang unang nag-handle dito kay Goku. Sa Konoha din unang pumunta si Goku. Galit dito si 4th Raikage. Dito, pinahinto nga sila ni Gaara. Sabi niya nga, baka dahil nga lang dito, magaganap ang 4th Ninja War. Dito naman, payag etong si Lord Onoki sa 4th Ninja War. Mas magiging maganda nga daw ang ekonomiya pag ganyan. Yung war kasi guys sa Naruto ay nangyayari dahil nga din sa ekonomiya at supply. Anyway, pero dito, payag naman si Onoki sa sinabi nga ni Gaara na kailangan nga lang daw nila ng maayos at mapayapang usapan sa problemang ito. Dito, sinuggest nga ni Tsunade na ikulong nga lang daw muna nila etong si Goku habang pinag-uusapan pa yung mga gagawin nila. So, approve silang lahat dito. Dito nga mga men, tinawag ni Tsunade si Tenzo o si Captain Yamato. Dito, gumawa nga siya ng isang napakalaki at napakalawak na compound. Kulungan ni Goku at meeting place na din ng mga Kage. Nagulat nga dito ang ibang Kage mga men kasi jutsu nga ito ng First Hokage. Imagine mga men ha, on the spot, kaya gumawa niya Yamato ng bahay. With design na yan mga men, may gate pa yan. So napakaganda talaga, napakaastig. Dito mga men, talagang napakasexy nga nitong si Tsunade. Nakiusap nga siya kay Goku na kung pwede nga lang ay manatili muna siya sa loob ng preso na to. So wala namang magawa si Goku kasi napakasexy na bebot nga yung nag-request sa kanya mga men. Pero kung gugustuhin nga lang ni Goku na makawala dito sa presohan na to, isang tulakan lang yan, tumba agad ng gusali dito mga men. Isang aurahan lang, pulbos lahat ng kahoy na yan mga boy. Kaya nga dahil sa pangyayaring to, nagkaroon nga ng tsansa etong si Obito na makalapit kay Goku. Ewan ko lang guys kung ano nga yung binabalak netong si Obito. Possible ba na kaya niyang kontrolin etong si Goku same sa ginawa niya sa QB? O di kaya ikukulong niya si Goku sa kamoy niya at doon nga manghihina si Goku. At pag nagtagal, tsaka niya nga i-extract ang energy nito. Well, malalaman na lang natin yan mga men sa mga susunod pa na chapters sa chapter 12, di ba? So kaya hit like button at mag-subscribe ka na para updated ka nga sa paglabas ng ating chapter 12. Guys, maraming salamat sa suporta nyo ha. Keep safe and God bless sa inyo. Abang na sa mga susunod na nating upload na videos. I love you all. Peace out. Boo. Bye.